Handa na ba kayong makinig sa isang kwento? Tampok sa kwento natin ngayon ang Titik B. Bago ako magkwento, kailangan nating malaman ang ibig sabihin ng mga salitang ito. Bagyo, baha, delikado. Bagyo na naman. Walang tigil na naman ang puhos ng malakas na ulan. Dinig na dinig sa aming bubong ang matinding patak ng ulan. Kitang-kita rin sa labas ng aming bintana ang malakas na ihip ng hangin. Talagang napakalakas ng bagyong ito. Pero sanay naman na kami sa bagyo. Dito kasi sa Batanes ay madalas talaga ang pagdaan ng mga bagyo. Kaya naman ang mga bahay dito ay gawa sa bato. Sa ganitong paraan, hindi madaling masisira ang mga bahay dito. Buti na lamang din at hindi uso ang baha dito sa aming probinsya. Kapag ganitong may bagyo, hindi rin pinapayagang sumakay ng bangka ang mga mangingisda. Delikado kasi ito para sa kanila. Ang mga alagang hayop gaya ng baka, baboy at bibe ay ipinapasok rin sa kanilang mga kulungan upang sila'y maging ligtas. Hindi rin siyempre makapaglaro sa labas ang mga bata. Ako at ang aking pamilya ay madalas na nasa loob lang ng aming bahay. Tuwing may bagyo, magluluto ang aking lola ng aking paboritong bulalo. Nanunuot hanggang buto ang linamnam nito. Maghahanda rin siya ng mainit na tsokolate. Habang hawak ko ang baso ng tsokolate, makikinig naman ako sa mga kwento ng aking lolo. Gustong-gusto kong pakinggan ang mga kwento niya tungkol sa buwan, bituin, at mga bulalakaw. Kaya naman hindi na ako kinakabahan sa tuwing may malakas na bagyo gaya nito. Basta alam kong sa piling ng aking pamilya, magiging masaya pa rin ang aking buong araw. Saan naganap ang ating kwento? Bakit malakas ang buhos ng ulan dito? Bakit gawa sa bato ang mga bahay dito? Bakit delikado para sa mga mangingisda ang sumakay ng bangka? Ano ang madalas na ginagawa na nagkukwento tuwing may bagyo? Sino ang naghahanda ng kanyang paboritong pagkain? Tungkol saan ang mga kwento ng kanyang lolo? Bakit hindi kinakabahan ng nagkukwento tuwing may bagyo? Ikaw, ano ang madalas mong ginagawa tuwing may bagyo? Napakaraming salitang nagsisimula sa Titik B sa ating kwento. Bibe, bata, bato, buto, buti, basta, baka, baboy, bintana, Batanes, bituin, bulalo, bagyo, bangka, bubong, buong, bahay, buhos, buwan, bulalakaw. Kaya mo bang pumili ng isa sa mga salitang ito at gamitin ito sa pangungusap?